This coming 2021, magiging available na ang Honda Winner X. Tentative siya mga boss, pero abangan nyo yan mga boss. Ako nagsasabi sa inyo, ang Honda hindi magpapahuli sa Yamaha. Good day sa inyo mga boss, I am Kamoting Napi and welcome sa ating YouTube channel. So for today's video mga boss, ayun na nga mga boss, ito na nga, rumor na nga. Ibig sabihin pag rumor, mayroon ng possibility na i-launch dito sa Pilipinas itong Honda Winner X or ang tinatawag nilang Honda RS150R dito sa Pilipinas. So version 2 ito ng Honda RS150 mga boss. So ayun na nga mga boss, sobrang tagal nang inantay na itong mga Honda fan itong Honda Winner X mga boss. Kung saan mga boss ay yun, na-distribute na sa iba't ibang karatig bansa natin like Malaysia, Vietnam, Thailand at sa ibang karatig na bansa pa na rin mga boss. So yun na nga, tayo lang talaga laging nahuli. Tanggap naman natin yun dahil siguro Honda Philippines, ganun na talaga yung technique nila. Kumbaga need lang natin magantay or ayun, pinapasabik lang tayo sa ganyang klaseng design ng motorsiklo na kung saan inaabangan talaga natin bawat customer nila mga boss. So ayun na nga, itong video natin mga boss, hindi ito haka-haka lang or just walang source, pero ito'y mayroong nakarating sa akin na balita mga boss na from Honda staff na ayun, mayroong balibalita nga na what's next sa kanilang market. At ito na nga ang kaabangan talaga ng mga motorcycle lovers mga boss, Honda or Yamaha or Suzuki pa man, kadahil itong forma ng Honda Winner X mga boss, kahit sino, kahit anong motorsiklo na brand mo, magpapamangha ka dito sa motorsiklo na ito mga boss. So ang pag-uusapan muna natin mga boss, kung sakaling ma-launch man dito sa Pilipinas na itong Honda Winner X, ito yung magiging specs nila and yung magiging available color siguro mga boss. So hindi natin alam kung ano nga ba, pero ito yung ina-expect lang natin mga boss. So ang daming katanungan, boss Kamoting Napi, ano nga ba ang ipantatapat ng Honda dito sa Yamaha Sniper version 2? So ang inaabangan nyo, ang inyong mga tanong ay masasagot na ng Honda mga boss. Ayun, di ba naglabas yung Yamaha Sniper ng version 2, Yamaha Sniper 150 ng kanilang version 2. So walang pantapat doon yung Honda. So alam naman natin dito sa Pilipinas mga boss, dalawa lang itong market na ito. Itong dalawang kumpanya lang na ito ang lagi nag lalaban sa isang competition mga boss, kung saan lagi talagang hindi nagpapatalo sa pagbigay nila ng mga brand and quality na mga motorsiklo, kagaya nga na itong Honda Winner X mga boss. So nakakita ko doon sa iba't ibang page ng mga Honda Thailand, Honda Vietnam, Honda Malaysia na meron na nga itong Honda Winner X na version 2 sa kanila. So it means Honda Philippines mga boss, version 1 pa rin ng Honda Winner X ang makakarating sa atin. Yo, alam nyo naman, diba dati pa naman na nagtitiis talaga tayo lagi sa mga version 1. Kumbaga ano lang tayo eh, tayong tagapakinabang ng mga naluma nilang motorsiklo doon, na lumang version. Pero tayo namang mga Pilipino, ito sinusubaybayan natin, hinahangaan natin, kasi nga pag Honda quality talaga mga boss. And then ganun lang pag Honda PH, pag-uusapan natin mga boss, alam na natin yan, alam na ng mga motorcycle addict and avid fans dyan na yeah, mahuli talaga lagi ito sa mga pagdating sa mga paglabas ng version. Actually itong Honda Click 125i 2019 na model doon sa Thailand ay meron ng kickstart mga boss, pero sa atin inilabas, distribute ng Honda Philippines sa market ng Pilipinas ay ang version na walang kickstart. So ganun kadamot ang Honda Philippines sa atin, kasi binibigyan nila sa atin yung mga pinaglumaan na ng karatig bansa natin. So it's okay, it depends naman yan sa mga customer nila, pero at the end ayun, hinahangaan pa rin sila, ang dami pa rin fan na itong Honda. Anyway mga boss, so ito na ang Honda Winner X mga boss. First thing na ating pag-uusapan mga boss sa Honda Winner X ay ang kanyang
specification mga boss, yung mga specs niya na abangan natin once na ma-distribute na yan dito sa Pilipinas. So pagdating sa engine ng Honda Winner X mga boss, 4 stroke na ito mga boss and single cylinder. Ibig sabihin nun, single overhead cam siya and by the way 2 bulb na rin siya mga boss. So sa kanyang total displacement mga boss, sa kanyang capacity nun ng kanyang displacement or CC is 149.1 cc. So ayun, ganun pa din tulad ng dating gawi. Pagdating naman sa kanyang bore stroke mga boss, meron siyang 57.3 by 57.8 millimeter. Sa kanyang cooling system mga boss, meron siyang liquid cooled. Okay, maganda siya kasi liquid cooled na rin siya. Sa induction niya mga boss, meron siyang PGM FI. Sa ignition mga boss, meron siyang fully transistorized ignition. Yung starting system niya mga boss, meron siyang electric and kick. Ayun, maganda kasi hindi tulad ng Honda Click na walang kickstart. Pero ito, may kickstart. Pero underbone naman kasi ito, hindi ito scooter. Kaya much expect na talaga natin. Pagdating naman sa kanyang max power mga boss, meron siyang 15.7 HP. Meron siyang 9,000 RPM. Wow. Sa kanyang clutch mga boss, multiple wet with coil spring. So hindi ko alam yun. And sa kanyang transmission mga boss, meron siyang 6-speed. Sixta. Sa kanyang frame mga boss, meron siyang twin tube steel. Pagdating naman sa kanyang suspension mga boss, front suspension niya, meron siyang telescopic forks. At sa likod, rear suspension, swing arm with monoshock. Oh, panglaban talaga sa sniper to mga boss. Di ba? Kaso, version 1 pa lang yung dumating dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa kanyang rear brakes mga boss, single hydraulic disc. Pagdating naman sa size ng kanyang gulong mga boss, ito na. Front tire niya ay 9080x17. Tubeless na siya mga boss. And sa kanyang rear tire, meron siyang 120x70x17. So pagdating sa kanyang fuel capacity or sa kanyang tangke mga boss, kung gaano kalaki, meron siyang 4.5 liter. Medyo kapos lang itong Honda pagdating sa mga fuel tank capacity mga boss. Hindi sila nagbibigay ng mga malaking tangke pag mga ganitong klaseng underbone. Ayun nga mga boss, ang kanyang mga specs mga boss. So ito na nga mga boss, yung mga kulay na pag-aabangan natin pag dumating na dito sa Pilipinas itong Honda Winner X. So meron siyang yellow mga boss, color yellow, kung saan napaka elegant, napakaganda talaga ng design. And then itong matte brown mga boss, yan nakikita nyo, solid. Kaso hindi ko like yung mga matte na design kasi mas okay pa rin yung mga glossy. And meron siyang silver red mga boss, ito yung wow, ito yung original ano talaga, tatak na Honda. Mga ganitong kulay, panlaban sa sniper ito. And meron ding orange mga boss. So sana dumating ito sa Pilipinas. And ito yung pinaka gusto ko, pinaka number 1 na ang tumatak talaga sa ano ko to mga boss, kung sakaling dumating man ito sa Pilipinas na. Igagrab ko ito kapag meron itong ganitong kulay, fluorescent yellow. Yan, makikita niyo mga boss. Wow. Di ba? Kumbaga parang ano eh. Eye turner siya eh. Pag napadaan ka sa harap ng chicks, putik. Hindi lang motor titignan eh, pati yung driver. Wow. And syempre, hindi mawawala itong strip sole mga boss, kung saan naka-fix na ito sa Honda. Pag mga ganitong klaseng underbone ang kanilang lalabas. And ito malabo ata to, itong kulay na ganito, ganito klaseng design ang RCB design. Makikita nyo mga boss, medyo malabo siya. Ma-distribute sa Pilipinas, I don't know, pero
mga ganito klaseng ano kasi kulay hindi talaga papasok sa Pilipinas, malabo. Alam niyo naman yung Honda Philippines. And so that's all mga boss. Naway sana yung nag-enjoy kayo dito sa ating video mga boss. This coming 2021, magiging available na ang Honda Winner X. Tentative siya mga boss, pero abangan niyan mga boss. Ako nagsasabi sa inyo, ang Honda hindi magpapahuli sa Yamaha. So ayun mga boss, salamat sa inyong panunood. Sana huwag niyo kalimutang i-like and subscribe itong YouTube channel natin mga boss. And ayun, halong kayo firme, or sa Tagalog ay mag-ingat kayo lagi sa daan mga boss. Huwag tayong maging kamote sa daan, dahan-dahan lang tayo, takbong may pangarap lang. And ako nga pala si Kamoting Naipi. Mabuhay kayong lahat mga boss, ingat kayo lagi, hanggang sa muli, peace out, tabudi.